Magandang araw po sa inyong lahat. We welcome you to Iparas kay Paras. Ito inyong lingkod, Ado Paglinawa, na bumabati sa inyo, Secretary. Magandang hapon po, mga kababayan. Ito po si Paring Ado. Magandang hapon, Paring Ado. Magandang hapon. Magandang hapon muli sa ating mga mahal na mga kababayan. Lalo na, naghihirap ng naghihirap ang ating mga kababayan, mahal ang presyo ng bigas, mahal ang presyo ng sibuyas, mahal ang presyo ng oil, langis, mahal ang presyo ng kuryente. Tapos, pinarusahan pa tayo ng Diyos. Dahil may isang tao na sobrang sinungaling, nagtalumpati doon sa Kongreso kung ano-ano na yung mga pinagsasabi na puro kabulastugan, puro kasinungalingan. Kasinungalingan, puro dinagdagan ang mga datos para lang magtataruanan at magsisigla ang kanyang mga nanonood. So, yun po ang ating mga kababayan ngayon. Hirap na hirap sa buhay. Lalo na itong nabahaan ang laki-laki ng pinsala nila sa kanya-kanilang sa kanil-kanilang mga tahanan, mga kababayan. Yun po, Paring Ado. Ano masabi mo dyan sa tinasabing yan, tatalakayin natin mamaya. Kasi isa yan sa mga kanyang binanggit sa kanyang sona. Oo. Alam mo, sawa-sawa na ang taong bayan. Hirap na hirap na. At hindi ko inaasahan na sa pamamagitan ng ating Pangulo ay iinsultuhin pa niya ang ating pag-unawa sa mga sitwasyon na araw-araw ay hinaharap natin. At ito ay tuloy-tuloy ang pambubudol niya para niya sinasabi sa ating mga kababayan na anyway, bobo naman kayo, magsisinungaling ako sa inyo at bubudulin ko na naman kayo dahil wala naman kayong kadala-dala, puro kayo uto-uto. Yun. Yun ang message niya sa sona niya. At mayroong isang matindi pang binanggit siya sa sona, na masabi mong very controversial ito. Hindi natin malaman kung ano talaga ang karapat-dapat na gagawin ng gobyerno rito. Kasi doon sa panahon ni Pangulong Duterte, maayos naman ito. Maayos man ang pagpapatakbo nito. During the time when Secretary Dominguez was then the finance secretary, napakagaling ang operation nitong laro na ito. The country was making money, maayos, matiwasay ang pagpapatakbo under Paggor. Pero bigla na lang ito ngayon nagkabuhol-buhol magmula sa the last 2 years at almost 3 years na pamunuan ni Marcos, nagkabuhol-buhol na itong laro na ito. Siguro, mga kababayan, pakinggan natin si Marcos kasi mukhang tinutulak siya ng husto sa mga senador at ibang mga congressmen na patayin na itong laro na ito, itong tinatawag na POGO, Philippine Overseas Gaming Operation. Ito po, pakinggan natin yung talumpati niya sa kanyang sona. Okay? At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga POGO.
disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Talagang ano, ha? Talagang benta-benta sa galeria. Talagang benta sa galeria. Siguro may inattach siya na susian. Kasi maski itong mga luko-luko na ito, maski deep inside them, apektado sila, marami diyang kumikita sa pogo eh. Pero para pakitang tao, sinusian para lang tumawa at magpalakpak. Pero deep inside them, ha? Karamihan dyan, ayaw na alisin ang pogo. At saka hindi mamamayan na nagpapatanggal sa pogo. Sabihan niya, mga mamamayan nagpapatanggal sa pogo. Napakasinungaling mo, Choy. Ha? Tingnan natin ngayon, ha? Pati yung kanyang bully boy na nagpapatakbo ng pagkor, ang lakas ng palakpak. Ang lakas ng palakpak. Si Pugito. Ngayon, tanongin natin kung siya ba'y nasisiyahan talaga sa kanyang kalooban kung alisin ang pogo. Ito, si Mr. Altenko. Pakinggan natin ito, si Mr. Altenko. Ito, nagpapahabol. Nagpapahabol na huwag daw alisin ang pogo. Nakakatawa kasi kung magtatanggal ka ng pogo, kung magkukonsulta ka kung anong gagawin mo sa pogo, di ba, paring ano, ang tatanungin mo muna yung gaming regulatory office ng gobyerno. Yung pagkor. Tatanungin mo muna. Hindi ka dapat padalos-dalos na turo ni Gatchalian, turo ni Junta Mayros, turo ni kinsino-sino na alisin na yung pogo, alisin na yung pogo. Dapat ang tanungin mo muna yung nagpapatakbo ng pogo, nagre-regulate ng pogo. Tanungin natin ito si Mr. Altenko. Kung pumayag ba siya na tanggalin ang pogo, ito. Pakinggan natin. Kasunod ng utos na pogo ban ng Pangulo, inaapilan ng PAGCOR na huwag isama sa mga isasara ang 12 pogo companies. Ipinuto rin itong libo-libong empleyado at mga negosyo pa ang maapektuhan. Kung sasama niyo po yung SBPO, umigit ko mo lang po nasa sa 40 to 42,000. Dahil yung pong official na nagtatrabaho sa mga overseas gaming companies, or yung bago ngay IGL na today, nasa sa mga 31,800 po yata, kung di ako nagkakamali. And then, or sabihin na natin, himigit ko mo lang 31,000. And then, ito pong sinasabi ko kanina pang sa SBPO, halos po mga 9, almost 10,000 na po. Kaya pag sinuman nyo, nandun nyo sa malapit sa 40,000. 43 ang lisensyadong pogo companies, sabi ng PAGCOR. Pero 12 dito, inaapilan ng PAGCOR na huwag maisama sa mga isasara dahil customer service agents lang daw ng mga gaming company. Aayusin pa lang ang exit plan ng mga pogo, pati kung may habol ang mga kumpanyang ito dahil may mga napirmahan ng mga kontrata. Yun nga ang isa sa aking pinainutos kaagad kaninang umaga sa ating legal department ng PAGCOR. Tama ka. Dahil sa baka balikan ako. Nitong 2023, mahigit 5 billion pesos ang kinita ng PAGCOR mula sa mga pogo. Klarong-klaro na hindi nag-uusap yung head ng agency concerned at saka yung Pangulo. Mm-hmm. Sumigi na lang itong walang alam na Pangulo, walang kinonsulta, kundi mga sabi-sabi lang ng mga senador. Tapos ginagamit pa niya yung pangalan ng mga ating mga kababayan na yun daw ang nagpapasara ng PAGCOR. Dito base sa report ng news, ang daming mga tao na Pilipino na nakasalalay ang trabaho nila dyan.
31,000 ang directly employed by the POGO and about 40,000 are in the ancillary services. Total of about 70,000 yan. Yes, sa makatuwid, dahil dyan, at sabi ni Tenko, marami na daw ang nakapagbayad. At paano nangyari na nag-announce si McCoy Junior na ibaban ang Pogo? Yung kanyang manager sa Pagcor, nagkumuha na ng pera. Kumubra na ng pera sa Pagcor. Legally. Legally and illegally. Legally and, I don't know if illegally, but sinasabi niya, baka akong balikan yan. Marami na nagkotok na. So, ibig ko sabihin, paring Al, hindi ka kinonsulta ng bata mo. Alam ba yan? Alam ba yan ng tao? Bakit? Galing ba yan sa, sa kama, natulog? Tapos bigla na lang pumunta sa Congress? Hindi ka man lang, pinatawag at tinanong, paring Al, ano ba ang masasabi mo dito tungkol sa Pogo? Go ba natin? Paring Al, alam ba yan nung kaklase mo sa Ateneo Law School? Ha? Nakasiping ni Marcos araw-araw? Marami na daw nakabayan. Mayroon daw ang hinahabol. Alam mo, pare, bayad na matrikula pero pasasara yung eskwela. Magkakagulo na naman yan at magkakaroon na naman yan ng nakawan at corruption. Ang ibig sabihin nito ni Altenko, kasi nagpapahabol siya at nag-a-appeal siya kay Marcos na i-spare daw ang Pogo kasi kumikita, at base doon sa mga news item ay ang mga tao karamihan nagninegosyo at ang kanilang suki na mga bumibili sa kanilang negosyo ay mga empleyado ng Pogo. And it will dislocate them, mga kababayan. Pero dahil sa walang pag-aaral, ang naririnig lang ni Marcos, yung mga dinadaldal ni Gatchelian, ni Hontivirus, isolated cases, kasi mayroon naman talagang abiriya ang Pogo, at ito ay mga illegal na mga Pogo, tulad dyan sa Porac and some instances dito sa Paranaque. Pero kung i-compare mo itong number of Pogos na ito, na mga isolated cases, compared sa yung mga Pogo na operational, matino, malayo. These are just isolated cases. And yet, naniwala si Marcos sa mga salsal, or salsal, mga daldal nitong mga, tapos ginamit pa ang pangalan ng taong bayan. Ang taong bayan daw nagpapasara, which is not really true. As a matter of fact, yung kanyang regulator, yung kanyang tao sa Pagcor, si Altenko, ay humahabol. Kasi sabi niya, madidisgrasya tayo dito pagka tanggalin ito dahil nakatanggap na kami ng pera. Pero huli rin si Altenko dyan. Huli rin. Bakit 12 lang out of 43? Ang instruction, lahat. Kung yung lahat ay lahat, ibabalik, 43 ang dapat nag-i-intercede ka. Ano ang pinakakain sa'yo nung 12? Anong justification sa'yo nung 12? May special treatment ka. Under the table. Nakapagbayad na. By your own words, sir, bayad na tayo rito. Anong binayaran nung 12? Ang gulo. Hindi binayaran nung iba sa 43. Nung in-interview ito si Laguesma, si Secretary Laguesma, kung tinanong kung itong, kasi mga kababayan, parang ano ito parang isang aso na binili mo, ang pangalan niyan ay Big Boy or
brownie, binili sa isang store. Pagdating sa bahay, brownie pa rin yan, pero papalitan lang ng pangalan. Tali. Tali. Collar. Sa a dog with the same collar. Tatawagin so, sinasabi nila Guisma, so, ibig sabihin, yung Pogo at saka yung IGL, isa lang yan, sabi ni Secretary Laguesma. Well, yeah, I don't agree. Sa palagay ko, sabi ni Laguesma, doon sa interview niya kay Pailon, IGL and are all the same, they just changed the name and covered yan sa ban ni Marcos. So suddenly, humahabol si Tenko, hindi pala nakonsulta ito. At gusto niyang i-spell. Ha? And ang ibig sabihin niya, gusto niyang bawiin ang pagtanggal ng Pogo sa bansa natin. Magsabi ako, pakinggan natin si Paring Ado dahil mainit siya dito. Nagsabi ako na I don't agree. Yes. Why? Kasi mga kabansa, so you don't agree in the opinion of Laguesma. I don't agree with Laguesma. Bakit? Pag IGL na ho yan, panibagong matrikula na naman ho yan, panibagong lisensya na naman ho yan, panibagong koleksyon na naman ho yan, panibagong kutungan na naman ho yan. So kaya nagpapahabol kasi yung 12 daw ay nakakubra na daw sila. Nakakubra na at pinahabol niya kay Makoy. Makoy, ispell mo naman ito kasi mayroon ka akong kapartner dito na isang babae. Mayroon ako isang kapartner na isang babae na yun ang nag-recommend itong 12. Kailangan ma-ispell mo ito. Baka ma-boldja ka ng babae na yun. Parang ganon. So, mga kababayan, mayroon ba na magandang nangyari itong gobyerno na ito? Mayroon bang mga magandang pagtuunan ng pansin itong zona na ito? Meron ba dapat palakpakan dyan? Kasi pa, mga kababayan, kung tuusin mo talaga itong Pogo, it means well for the Filipino people. Except that nagka-pandemic tayo na wala ng mga trabahante. So, nag-away-away ito ngayon, babawian ng mga trabahante to the extent that they will even pay $1 million just to get hold. Dahil nagkakulang po ang mga trabahante ng Pogo because of the pandemic. And because China no longer wants to send people here. Ngayon, maraming pinapatayo ng mga Pogo. So, kung walang trabahante, wala silang operation. So ang laki ng kanilang mga building, ang laki ng mga kanilang mga kwarto. Ha? Edi gumawa na lang ng mga ibang kabulastugan tulad ng trafficking, tulad na ano. But these are isolated cases. Na? There was one one in Pasay City, itong sa Porac, itong sa Concepcion ba? Ano yung kay Goo? Babat. Oo. These are just isolated. Pero kung tingnan mo yung buong business ng Pogo, maraming matitino. By the way, kinonsulta ba niya yung tatlong Remulia tungkol dito? Ang pinakamatindi nitong matamaan, yung aking kaibigan, na napakalaki ang kanyang the biggest Pogo operation at maraming kumita dito, yung may-ari ng lupa, mga may-ari ng mga lupa nito na binili nito aking kaibigan, ang pangalan niya ay si Kim Wong. Matagal ko ng buddy-buddy to kaibigan, pero hindi ko sinasabi that birds of the same feather flock together, ito ang isa sa matatamaan ng husto. Bigat yan. May mga kaibigan pa tayo dyan sa Pasay. Napakaraming Pogo dyan at Paranaque. Kasi yun ang bastion ng Pogo. So, ito lahat
ay mawawalan ng hanap buhay. Ng biglaan. Walang pag-aaral. Actually, gradual ito. This all started not with the POGO operations itself, but the real estate business. Uh-huh. According to some smart people in the real estate business, malaki ang nadagok sa mga real estate na pinatayo ng to cater the workers of the POGO. So, na lagas 'yan. Ngayon, ito na naman yung POGO na mismo ang pinapatanggal ni Bongbong Marcos. At naghihiyawan ang mga hipokrito. Alam mo, yung mga buhaya. Palakpak. Pati si Altenko pumapalakpak na tanggalin daw ang POGO. Tapos afterwards, the next day, naghahabol na wag you spare the POGO. Paano ba yan? Tama ba yan? Pagmamani obra mo sa bansa natin, Marcos? Kakahiya ka, Marcos. Ay, dapat kung tatanggalin. Walang pag-aaral talaga ito si Marcos. Para lang patayuin at magpalakpakan ang mga tao na nanonood sa kanya. Tsaka yung quotation na binasa niya was para bang iniakit niya yung sarili niya na siya ay pulchritude of moral value na siya ang good and kalaban niya yung mga evil. Kung gano'n na usapan, pati yung katabi ni Altenko, dapat alisin mo na rin yan. Lahat ng sugal, alisin mo. Maging milyonaryo tayo. Pati mga kasino, alisin mo na. Maging milyonaryo tayo. Bakit hindi inalis yan? Kung inalis yung POGO, mas worse ito. Dahil talagang... kubra lang, walang kinikita. Kubra lang ng kubra. Kawawa ang mga... tao na pakita nga natin ang social amelioration dito na manggagaling yung pera sa mga PAGCOR at saka mga PCSO para sa taong bayan, pero mukhang nalalagas na yan. Kung talagang high moral value kayo, lahat ng sugal, pati huweteng, pati small town lottery, alisin nyo. Masyado pala kayong mga moral. Grabe. Matataas sa integridad nyo. Pakita natin yung kung sino yung katabi ni Altenko dyan na palakpak ng palakpak. Yung nagpalakpak na dalawa. Malakpak sila Oh my God. My God. Tanggali na ang sugal. Mapapalapit pa kayo sa mga ubispo ng Katoliko. Ha? Kung talagang magagaling kayo. Ha? Hindi lang POGO. Ha? Pati PCSO, tanggalin na. Lottery yan eh. Ha? Pati casino, tanggalin nyo na. So, lahat na yan. Mga kababayan, wala din yan. By December, by December, nagbabargain-bargain na yan. At before we know it, Marcos has already changed his mind. Marcos has already allowed Altenko to basa-basahe. To massage. At kubra ng kubra pa uli. Kubra ng kubra. Ang tawag niya sa basketball, mga kabansa, not counted. Not counted yung ban. There is no ban at all. It is only for show. Oh my God. That you will have a ban. Mga comedian ito. Mga showbiz kayo. Ha? Artistahin. Tapos mga kababayan, nakakatawa. Pati dun sa mga... Kasi nung isang araw, napag-usapan natin yung video. May lumabas na video. May lumabas na video ng isang bangag na nagsisip-sip ng cocaine. Sumisinghot. Sinasabi namin, aba, dapat mapatunayan yan. Kasi pinagsinungalingan ng armed forces ni Andulong na
ano daw, at napakalakas ng pagsinungaling or pinagsinungalingan ni Abalos na ito daw ay mga deep fake. Ha? Oh. Eh, biglang nagalit. Mayroong isang nagalit na tao na nakakaalam dito sa tungkol kay Marcos. Oh. Nagagalit. Eh, patay na ito eh. Bumalik. Eh, biglang bumaba at nagsalita sa amin. Ito, pakinggan natin. Binulungan kami na huwag kayo maniwala yan. Matagal na yan nagkukukain. Oh, yan si Marcos Jr. Eh, ito. Ha? Patay na ito, pero bumalik sa lupa para kanyang patunayan na yung video ay tunay. Ito, pakinggan natin. Cocaine, pinakamahabang karanasan sa pagsinghot ng droga. Ha? Oh. Ba't di mo sinama yun? Sana sinama mo. Sino ba ang may pinakamahabang karanasan sa pagsinghot ng droga? Mga kaibigan, anong dahilan at kakandidato kang presidente? Ayaw na ninyong tumigil. Ang dami na ninyong nakulimbat sa pinakikinabangan niyo yung kinulimbat ng tatay niyo. Bumaba si Percy Lapid at sinabi niya, huwag kayong maniwala dyan. Totoo yan. At ito na yung tao na pinakamaraming karanasan sa paghisinghot ng droga. At dapat sana tama na huwag kang tumakbong presidente dahil hindi mo na kailangan yan eh. Ang dami ng kinulimbat ng tatay mo na makapagpayaman sa inyo pa ng gusto. Oh, yun ang sinabi ni Percy Lapid. At nabigla na lang kami. Biglang humagusos yung hangin eh. Nakita namin si Percy. Lumabit yung kapaligiran. Oo. Oh, huwag umano si Percy Lapid na, aba, huwag kayong magsinungaling. Matagal na kayong suminghot ng droga, ng cocaine. Nako. Ha? Hakal-nervous. Now, ano ba? Ano ba talaga ang totoo? At pakinggan nyo na, mayroon kaming tinatanong na isang tao at yan, nandun sa isang episode namin. At sana mapatunayan niya kasi sumali siya sa isang political movement or isang grupo na kalaban sa gobyerno. Ang tawag niyan, oposisyon. Oo. Pag oposisyon ka, patay kung patay ka, di ba? Oh, yes. Till death do us part. Yes. Ha? Oo, maski makulong ka, maski ka ano, ikaw ay magpakatotoo. Kasi nilalabanan mo ang gobyerno at ikaw ay lumalaban. Ha? At ipagpatatag mo yung sarili mo. Hindi ka selective. Ha? Kasi galit ka doon sa asawa, galit ka doon. Pero yung husband, ha, ano ka pa rin. Ha? Best friend ka pa rin. At ha, pinagtatabunan mo yung kanyang mga pitfalls, kanyang mga kabulastugan, ayaw mong sabihin. So paano ka maging kumpleto na isang leader ng isang oposisyon kung hindi ka man mag-all out? You won't not come clean. Yun po ang pinag-usapan namin doon sa isang episode. And I hope the people will watch it cautiously, thoroughly. With an open mind. And he himself also shall open his mind. Rather than asking people, asking the person na magpa-helpful test, there's no need for that because you are the one who is very much aware that this person is really doing cocaine for himself. Di ba? Bakit ka pa iiskapo? Kung pwede mo namang sabihin na, oh, talagang nakita ko yan kasi halos araw-araw kami magkaibigan. Ganun yan, di ba, pare? Huwag kasama. Oo. Para kaming pinagbiyak na... Pinagbiyak na durian. Na durian.
O ano ba? Huwag yung durian, sayang yun. Masarap yung durian eh. Ano, ano na lang, papaya na lang. Papaya na lang. Anyway. Yan ho eh. Ang dami kasi ngayon, ang dami sinasabi, pero ang layo sa katotohanan at pinaniniwala ang taong bayan. For instance, halimbawa, may katahimikan na. Well, pero alam mo, sa katapusan, let's us say this, no? Ito po sabihin natin na kung talagang pagpapatunayan mo bilang isang pangulo, papatunayan mo na lilinisin mo talaga ang gambling, ang pagsusugal dito sa ating bansa, it's a good start for you to say, ibaban mo ang pogo. Ang kasunod niyan, ibaban mo yung wetting or STL. Yun ang mga, dati ang mga illegal eh, pero nilegalized eh. Ibabahan mo yung online sabong, yung mga ganon. Pero dito, nagsabi ka, ibaban mo, pero yung bata mo humahabol at nagbulong-bulong sa iyo na, boss, ispare mo ito, eh, baka walang mangyari yan. Baka pakitang tao lang yan. Bawi, only, bawi. Only for the duration of the sauna. Yun ang pinakamasama na gawin mo, Mr. McCoy Jr. Dahil okay? Niloloko mo kami na taong bayan. Mm-hmm. Huwag naman. Gutom na kami. Naghihirap na kami. So, mga kababayan, ating bantayan ito si McCoy. Ating subaybayan. Ating tingnan ng mabuti kung talaga bang ibaban ba niya talaga ang pogo. At hindi after 1 month, after 2 months, eh nagkaayusan na naman sila ni Mr. Tengko. So yun lang po mga kababayan, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Mag-subscribe din po sa YouTube at Ado Paglinawan. Maraming salamat, magandang hapon mga kababayan, paring Ado, magandang hapon at dito tayo sa Iparas kay Paras.